Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Rowena Trahe. Thank you so much to always supporting my YouTube channel. If you are new to my channel, can you please like, subscribe and press the bell so that you can notify if I have new upload video. So guys, be with me till the end of my video dahil po ang i-share ko po sa inyo is about God's answering to your prayer. So tayo po ay napakaraming hinihiling natin at napakarami nating pinagpipray na alam natin na sinasagot naman tayo ng ating Panginoon. Minsan, yung mga prayer natin, merong instant. Minsan, meron yung kailangan mo na magkaroon ng patient para i-wait mo yung mga pinagpipray natin. Dahil mga kapatid, lahat ng mga pinagpipray natin, huwag po tayong magsawa sa pagpipray, sa paglapit sa ating Panginoon dahil habang tayo po ay nagpipray ay lahat po ng pinagpipray natin, maliit man na bagay yan or malaki, ay sinasamahan po tayo ng ating Panginoon. So wag po tayo, minsan kasi yung iba sa tagal na nagwi-wait, yung mababaw yung pagkaka-patient niya, parang hindi na nakakaantay at gumagawa na sila ng action. So kailangan natin, habang tayo po ay nagpipray, kailangan din natin humingi ng sign kay Lord. Kapag nakita po natin yung sign na yon sa pinagpray natin, it means to say na yun po yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. So, kailangan po natin hindi po tayo nagmamadali. Be patient sa pag-wait. Minsan kasi mayroong mga instant. Minsan din po mayroon po yung kailangan mo mag-wait ng long term. So, depende po yun kung ano po yung mga pinagpipray natin. Alam natin sa panahon ngayon about pandemic, of course, yung pag-protection sa atin sa atin at sa ating mga pamilya, wala po kasing ibang malalapitan natin about this situation, only God. Alam natin na si Lord Jesus lang ang magko-comfort sa bawat isa sa atin at si Lord Jesus lang ang makakapagligtas sa bawat isa po sa atin. So kailangan po natin yung puspusang pananalig sa ating Panginoon about this pandemic na ma-overcome natin, na mawala na, hindi lang naman kasi sa iisang bansa sa nangyayari ngayon. So kailangan natin yung puspusang panalangin sa ating Panginoon na tayo po ay malagpasan natin yung mga pagsubok na katulad ng ganitong pandemic. So wag po tayong mag-alala dahil hindi tayo titigil sa pagpipray, and God will hear us at mawawala na rin po ang mga pandemic na yan at magbabalik na po sa normal. So ganun po yun. Tayo din po ay ipag-pray natin. Tayo yung ginagamit ng ating Panginoon para ipag-pray natin yung ating mga family, para yung mga family natin na hindi pa sila nakakakilala. And sa patuloy na ating pagdulog sa kanila, sa ating Panginoon, through prayer, sila po ay yung willingness na nila na sila po ay lalapit na kung paano ba yun, paano ba natin bigyan ng time si Lord para i-worship natin. Dahil napakabuti ng ating Panginoon. Kung minsan tayo po ay nagkukulang sa Kanya, pero ang ating Panginoon, hindi po siya nagkukulang sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay nagkakamali, humingi lang po tayo, lumapit lang tayo sa ating Panginoon dahil handa niya tayong yakapin, handa niya tayong patawarin sa lahat ng nagawa natin ng kasalanan. Dahil ang ating Panginoon ay He died on the cross para lang lahat tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Dahil hindi niya hahayaan na kahit isang anak niya ay mapunta sa impyerno. Kaya gumagawa ng way ang ating Panginoon para lahat tayo ay maligtas. Sa panahon ngayon ng pandemic, wala po tayong ibang matatakpan. Wala pong ibang makakapagligtas sa buhay mo, kapatid, at sa buhay nating lahat, kundi ang ating Panginoon lang. The creator of all things in this earth, ang ating Jesus Christ. So sa panahon ngayon ng pandemic, kailangan tayo yung 100% na pananampalataya natin. Of course, kailangan din po nating bigyan ng time ang ating Panginoon to meditate His Word. And of course, sinasabi niya ang ating Panginoon in Mark 11 verse 24, "Therefore I tell you, whenever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be given to you." So, sinasabi ng ating Panginoon na kapag tayo po ay humingi
or nag-pray sa ating Panginoon, kailangan yung faith natin, 100%, na yung mga pangako niya, panghawakan natin. Dahil yung mga iba, kasi sa atin kasi na Christian, kailangan po natin na yung makita nila na ang buhay natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sinasamba, pinupuri, ay buhay. So, tayo po ay magtiwala, manalig, manampalataya sa ating Panginoon. Na yung mga daing natin, yung mga prayer natin, ay ipagkakaloob sa atin ang ating Panginoon. Kasi yung mga iba, yung mga kaibigan natin, sinisilip nila yan. Mga kakilala natin, mga kamag-anak natin, sinisilip nila kung ano yung takbo ng buhay ng bawat isa. Kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kung tayo po ay matapat na naglilingkod sa ating Panginoon, andyan si Lord na nakikita niya na itong anak kong tapat to na naglilingkod sa akin. At doon niya ibubuhos yung mga overflowing blessing. Doon yung hindi lang ikaw kapatid, maging ang family mo at mga kapwa-puhan mo pa yung blessings na matatanggap. So ayun, kailangan po natin yung magtiwala tayo sa ating Panginoon at maniwala sa ating Panginoon na kahit na hindi natin nakikita, ang Holy Spirit po yung naglilid po sa bawat isa sa atin. Ayun po yun. At saka huwag po tayong tumigil sa pag-share ng mga salita ng ating Panginoon. Dahil sa pandemic na ngayon, kailangan po talaga natin si Lord Jesus Christ. In-kneel down natin lahat ng mga daing natin, lahat ng mga prayer request natin sa ating Panginoon. In a perfect time, in a perfect place, ipagkakaloob po sa atin ng ating Diyos. Dahil po, kung sa tingin ng mga kaibigan niyo po, kung sa tingin ng mga tao is imposible, sa ating Diyos is nothing is impossible to our God. Because our God is the creator of all things in this earth. So, ayun po. And of course, na hindi po madali, napakaraming mga pagsubok sa atin. Kung tayo po ay lalong lumalapit, lumalalim sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya, tayo po ay kabi-kabila ang mga pagsubok. Bakit po tayo sinusubok ng ating Panginoon? Dahil dito niya gustong makita yung ating faith or pananampalataya natin sa Kanya. Na yung faith natin na gagabayan niya tayo, sasamahan, iingatan, pro-protectional. Katulad na lang po yung sinasabi ng ating Panginoon sa John 15 verse 5. Sabi ng ating Panginoon, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit. And apart from you, we can do nothing. Yes, apart from our God, we can do nothing. So kailangan natin ipagkatiwala ang buhay natin sa ating Panginoon. Dahil po lahat na nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoon ay hindi niya pinapabayaan, hindi niya pinagkukulang. Ayun. At lalong lalago, hindi lang ikaw, pati yung pamilya, magiging masagana ang buhay. Sa panahon ngayon, talagang napakahirap dahil sa pandemic, halos lahat hindi nakakalabas. So kailangan po natin yung puspusang pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil magpasalamat po tayo dahil nakakakain tayo ng 3 times a day kahit na pandemic pa. So, totoong nakikita natin na ang Diyos natin ay He will provide whatever, kung ano man po yung mga hinaing natin at daing natin sa buhay, ay kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon. So, tiwala lang tayo sa Kanya, manalig, manampalataya. Bigyan natin po siya ng time. Bigyan natin siya ng time to worship Him, to glorify Him. And I hope na, guys, nagustuhan po ninyo ang aking shinare po sa inyo about God's answering to your prayer. So, hindi po madali. Magtiwala lang po tayo na lahat po ng ating mga panalangin ay kayang sagutin ng ating. Thank you so much. And I hope na nagustuhan po ninyo to shinare po sa inyo. And God bless you. See you in my next upload.